Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating kaibigan na si Willie Lido. Ito ang bansang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao na tinitingnan at pinag-isipan ang Tawi-Tawi ay gawing maging susunod na Singapore. At ang natuklasan na napakalaking natural gas and oil deposit sa isla ng Sulu. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang probinsya ng Tawi-Tawi ay tinitingnan at pinagplanuhan na gawing economic free zone na magpabago para sa isla na ito na maging investment destination kasama ang pag-unlad ng tourism industry. At ayong kay Sajid Omar Abdel, professor ng Mindanao State University, na pagkatapos ng 15 years na taon na pagsusuri at pagpaplano, ang lahat na pangarap na ito ay magkaroon na ng katuparan, lalo na sa mga tao dito sa tahimik na probinsya ng Tawi-Tawi. Noong mga nakaraang taon, ilang mga Chinese investor mula sa Hong Kong ay kasama ni PDP Laban Senator Cuco Pimentel and former Presidential Political Advisor Francis Tolentino sa pangunguna sa ginawang groundbreaking para sa Tawi-Tawi Economic Zone at Tawi-Tawi Transshipment Port. Ang economic zone na ito ay tatayo sa malapit na coastline ng Barangay Kulape, Panglima, Sugala, samantalang ang Transshipment Port ay doon itatayo sa bayan ng Bungao. Ang bayan ng Bungao ay isa sa mga isla ng Tawi-Tawi na nasasakupan nito ang Cebuto Passage. Ito ang pinaka-main passage ng lahat ng mga barko sa Southeast Asia at ayon kay Professor Adel na mahigit sa 52,000 ng mga foreign vessels ang dumadaan dito taon-taon. Si Pimentel at si Tolentino ay tudo ang kanilang suporta sa project na ito at kanilang inilarawan na ang proyekto na ito ay hindi lang ang mga taga-Tawi-Tawi ang makinabang kundi ang buong Pilipinas. At ang isla nito, ayon sa kanilang estimate, ay kikita ng 50 billion to 80 billion piso, hindi pa kasama ang libu-libong trabaho na maibigay nito sa mga taga-Tawi-Tawi, na kung saan ang mga Tawi-Tawi ay mga ilang dekada na umaasa sa kanilang pamumuhay sa mga maliliit na mga negosyo at barter trade. Bago ang ginawang ceremonial at groundbreaking, ang kontrata ay pinipirmahan muna kung saan ang Hong Kong investor ay nangako sa pasiunang $2 billion or 100 billion piso para sa proyekto na ito. Ayon kay Senator Cuco Pimentel, na siya ay umaasa na ang pagtatayo ng economic zone ay isa sa makapagbura ng impresyon na ang lugar o probinsya na ito ay nagkaroon ng maraming violence o kaguluhan dahil sa mga Muslim extremists at mga terrorists. Ito ay napaka-historic na occasion dahil ito ay nagtatatak sa umpisang pag-usbong ng Tawi-Tawi patungo sa kapayapaan at pag-uunlad. At ang economic zone and transshipment port ay maging economic game changer hindi lang sa Mindanao kundi sa buong Pilipinas, dagdag pa ni Senator Pimentel. At mismo si Tawi-Tawi Governor Sakidol Adala Sahale ang nag-provide ng mga kinakailangang dokumento at iba pang requirements para mapabilis ang project na ito. Bukod pa sa itatayong economic zone and transshipment complex, kasama sa plano na ang Tawi-Tawi ay gawing tourism superstar dahil sa napakaputi at crystal clear na mga beaches nito. At sinabi din ni Tolentino, isang urban planning expert, na ang Tawi-Tawi project ay magpalawak nito ang economic zone outside Metro Manila dahil dito ito ay makapagbigay hindi lang progresibo na ekonomiya kundi mapaluwag pa nito ang Metro Manila at mabawasan ang problema ng trapiko. Ito ang napakagandang mangyayari sa Tawi-Tawi at ang project na ito ay makapagbigay ng impresyon sa ibang probinsya ng Mindanao gaya ng Basilan at Sulo para talikuran na ang terorismo at yayakapin ang kapayapaan at kanularan para ang Mindanao ay manguna at maging daan sa kapayapaan. Sana magtugumpay ang mga project na ito lalo na ang plano na gawing tourism superstar ang Tawi-Tawi. Nung sinabi ni Professor Sajid Omar Adel na umabot ng 15 years ang pag-aaral at pagsusuri para sa project na ito, walang binanggit na kanilang sinama ang plano na ubusin ang bandido na Abu Sayyaf na konektado sa ISIS na hanggang ngayon patuloy ang kanilang ginawang pangingidnap at pangmumumba na kumitil ng maraming buhay. Dapat unahin muna ang peace and order bago ang project na ito. Sinong turista at mga foreign investor na pupunta diyan sa mismong teritoryo ng mga terorista? Alam ng mga leader ng Bansang Moro kung sino itong grupo na ito. At dapat tulungan nila ang government forces gaya ng mga intelligence report at iba pa para ubusin ang grupo na ito na naghasik ng gulo sa region na ito.
Ang mga busayap ay dumadayo pa sa ibang lugar para lang maghanap ng kikidnapin ng mga turista. Nangyari yan sa Palawan at dumayo pa ito sa Resorts Island sa Bohol kahit nasa sobrang layo nito. Para lang makapag-kidnap, mabuti na lang matatapang ang mga taga-Bohol at inubo silang lahat. Ngayon kumaging tourism ang tawi-tawi, ibig sabihin hindi na sila dadayo pa kasi nasa teritoryo na nila ang kikidnapin. At noong sinabi ni Tolentino na ang pag-unlad ng tawi-tawi ay makapagbigay din ng inspirasyon sa ibang probinsya gaya ng Basilan at Sulo, totoo yan, pero habang nandyan pa ang Abu Sayyaf, ang mga teroristang ito at mga Muslim extremists ay hanggang pangarap lang ito. Dapat kikilos ang Bansang Muro at uubusin ang mga teroristang grupo na ito sa tulong din ng gobyerno kung gusto ng Bansang Muro na uunlad ang Autonomous Region of Muslim Mindanao kasama na ang Tawi-Tawi. At isang British-based company, ang AWG or Energy World Group, sa pamagitan ng kanyang subsidiary, ang EWI or Energy World International Limited, in partnership with Hadar and Midsal Oil Gas Corporation, ay nag-invest ng $3.2 billion. Ito ang nag-iisang pinakamalaking investment para sa Muslim Mindanao para i-develop ang liquefied natural gas refinery complex doon sa Lagos Island, Sulu. Ang EWJ at ang EWC ay parehong kumpanya na nagtayo ng LNG power plant sa Pagbilao, Quezon, na naantala ng maraming taon dahil sa mga korap na government official na humingi ng malaking pira o suhol para maikonek ang existing transmission grid. Kahit nakiusap na ang mga official sa kumpanyang ito, ay hindi pa rin pinagbigyan ng mga korap na mga government official kahit 90% na itong nakumplito. Itong planta na ito ay napakahalaga ito sa bansa, lalo na nakinulang tayo ng power supply. At si Sulu Vice Governor Sakor Tanel at Mayor Hajire at mga opisyal ng EWI Company ay kamakailan lang ginawa ang groundbreaking rites doon sa Barangay Parian Kawayan, isa sa mga isla doon sa bayan ng Lugos, kung saan dito natuklasan ang napakalaking natural gas and oil deposit na pinapaniwalaang konektado ito sa Petroleum Rich Brunei Darussalam. At inasahan na ang Lagos project na ito ay ang umpisa ng pag-unlad ng ekonomiya ng Autonomous Region of Muslim Mindanao, kaya walang anumang tinanggap ito sa region. Ang EWI Company ay kanilang napag-alaman na may sapat na gas na nadiscover sa Sulu Archipelago at pinaniwalaan na kaya nitong mag-produce ng 1 million tons of LNG na kayang mag-distribute ng 1,000 megawatts of power sa loob ng 20 years. Ang natural gas na na-discover sa area na yon ay ibinalik sa Department of Energy at ang EWI ang nagtatap sa mga na-discovering gas para ito'y dadalhin sa Lugos Island at doon ipaprocess. At dahil dito, ito ay makapagbigay ng economic development and clean energy sa Pilipinas. At dito magkaroon ng malaking investment na makapagbigay ng maraming trabaho at development sa Mindanao. At sana dito magkaroon na ng katahimikan at kapayapaan ang lupa sa Mindanao. Pero bago tayo magpaalam, i-shoutout ko muna ang ating mga kaibigan gaya ni Miko Salvador, ni Malone ng Riyadh, at saka si Jingo Arquio, at si John Simit Marcelino, at saka si Tupa Gaming, at saka si Medyo Puge. Hanggang sa susunod, maraming salamat.